Sobrang salamat. Sobrang salamat kasi... Po kayo sa Ilocos Norte po? Ako po talaga taga-Pagudpud. Taga-Pagudpud. Kaso lang po, dati din nagtrabaho dun sa Maynila pero umuwi noong pandemic dito. Kasama yung iba kong anak. Noong sa totoo lang, sobrang saya ko. Napakasiguro ako na yung pinaka-bless. Sasabihin ko, pinaka-bless na natulungan ni Kong ng family Marcos, lalo na si Kong Sandro, si Sir Ryan. Ang biskuit. Hindi na sana ako iyak kasi masaya na ako ngayon kasi Kaso lang, opo, talaga sobrang saya, sobrang pasasalamat sa Diyos, sobrang pasasalamat sa mga Marcos kay Kong. Una po, kasi ang anak ko po, 8. Ang dami. 8 po siya. Pag nagkakasakit noon, syempre hindi pa nila ako kilala. Nung election lang po, disgrasya, siya yung parang inamihin ng Diyos, ginawang paraan na humingi ako ng tulong. Kasi tulong noon doon sa Goshen pala. Gawa din naman po kay Cons RV yun, kasi isa din siya sa akin tumutulong gawa ng may sakit po kasi yung isa kong anak. May sakit po kasi siya noon. Siya yung nag-weigh din sa akin ni si Cons RV, yun po. Siya yung nagturo sa akin kung paano humingi ng tulong noon kay kila ko. Yun po, doon po ako na umpisahan na nakilala, tinulungan. Tinulungan hanggang ngayon. Nung nalaman nilang ganun po yung buhay kong at ang daming anak, tapos hirap talaga. Halos hindi ko na nga mabilang kung ilan ang tulong kasi sila na yung nag-rescue sa mga anak ko sa Marilao, Bulacan. Kasi naiwan ko yung 5 kong anak noon kasi Marilao, Bulacan, sila yung nag-rescue kasi yung ama nila noon nagsyashabu, binubugbog yung mga bata. Sila na yung nag-rescue sa Marilao, Bulacan. Dinala, umuwi, nagsama-sama hanggang nila Sir Ryan Remigio, Nikong, na gawin na lang akong magtrabaho para may sa mga anak ko. Sobrang ngayon napaka kasi nakakapag-aral na lahat yung mga bata. Mula nung sinabing magtrabaho na ako dito, nakakapag-aral silang lahat. Wala naman silang sawa sa pagtulong. Para naging talagang sila yung anghel na rin sa buhay ko. Kaya laking-laking salamat ko. Kaya sabi ko nga, ganun pala sila. Kasi hindi ko naman talaga sila totoo. Kasi hindi ko rin masasabi na makikita ko sila, makikilala ko sila. Ako pa yung natulungan na isa na sobrang saya. Pasasalamat siguro. Tatanawin ko talaga. Kasi yung dalawa kong anak na panganay ko, nag-aaral po yung isa sa ALS. Kasi late na silang naggawa ng... Naiwan po sila sa Bulacan, pero yung isa ko pong anak na grade 10, nag-aaral po din dito sa Lawag. Yung mga elementary ko po, hanggang sa dun sa pinakamaliit na 6 na taon, nag-aaral sila lahat. May asawa na rin naman akong pangalawa ngayon, tanggap naman. Pero yung pagtanggap nila sa akin, yung pagtulong hanggang ngayon, walang sawa, wala na talaga akong masasabi talagang. Salamat, saludong-saludo ako sa kanila. Napakatahimik kasi nilang tumulong. Sobrang mabibigla kapag ka sila talaga. Sino pwede naman? Pamilya Marcos? Opo, sila po, si Kong, sila Sir Ryan Remio, yung mga group po, si Cons Arby, si Cons Justin. Sila po talaga, kahit naman po dito yung mga kasamahan ko, naging sobrang wala akong masabi sa kanila. Ate, yung mensahe niyo po sa anak niya na kong Sandro at sa pamilyang Marcos? Ako po, wala na rin naman kasi ako, sobrang salamat kasi sila yung bukod tanging tao lang na hindi
sarili ko, inaasahan na sila yung aangat sa akin sa baba. Yung kahit minsan, ano, sila pa rin. Wala talaga akong masabi, napaka-bait, napaka, yung parang walang, wala na yung alinlangan, yung pagtulong nila. Kaya sobrang salamat ko talaga, sobrang siguro hanggang buhay ko, napakalaking tanaw na loob ko sa kapila talaga. Thank you. So ngayon, ginagalingan mo na lang yung trabaho niyo po dito, no? Para makabawi po sa kanila. Makabawi po sa kanila. Yes. Sa kanila, yun po yung talagang ano ko yung kahit doon man lang sa ganun, yes. Maiano ko yung pagmamahal ko na sa kanila. Tsaka syempre yung iba gusto makatrabaho dito, okay. Pero hindi ano, pero hindi ikaw po, napakaswerte po kayo, no? Pasok ka rin. Nandito po kayo sa office po. May mga kasama rin po kayo, ma'am, na... Opo, marami po. Hindi lang naman po talaga ako lang. Marami din po sila. Marami pong natutulungan na yung hirap din sa buhay na natutulungan. Yung kahit yung pag... Kahit po yung mga taong nakikita niyo lahat dyan sa labas po, kanya-kanyang kwento din. Parang ako, kanya-kanyang sitwasyon, kanya-kanyang kwento. Pero masasabi ko sa inyo, tuwing makakita siya ng ganun talaga, nakikita mo talaga yung ibang ano nila, yung ibang parang, di ba sa isang tao, pag yung nakikita mo, maawain talaga sila sobra. Hindi yung marami pang tanong. Pakitang tao lang. Oo, pakitang hindi. Hindi mo talaga. Yung parang pag minsan na magugulat ka na lang, babalikan ka, hindi mo alam na ibabalikan ka nila, ganun po. Yun. Thank you so much po. Walang question. Congressman Sandro Marcos po. Ang natulungan na po ni Congressman Sandro Marcos, simula po nung umupo siya as Congressman of the 1st District of Ilocos Norte, is 9,033 po. Wow. Oo po. Meron siyang AIX and meron siyang MAIP. Ang MAIP po ay consists of accredited hospitals. We have 68 accredited hospitals, buong Region 1, and also po sa mga specialty hospitals po natin like the Heart Center, NKTI, PGH, National Children's Hospital, and etc. po. Yung mga specialty hospitals po. Ganun po. And yung mga requirements po, pumupunta po dito sila sa office namin or through email or online po, nag-a-apply po sila. Ang mga requirements po is the appointment form, request letter to Congressman Sandro Marcos, medical certificate or medical abstract or clinical abstract, yung prescription of the doctor, then kung ano po yung papatulong nila, like for example, hospital bill po, yung final hospital bill po from the hospital, then ano pa po, indigency or low income from barangay po. Yun lang naman po. Ma'am, yes po. Wala appointment form? Dito po sa office po. Yes po. Sino po yung pwedeng kumuha? Lahat po. Yes po. Lahat po. Tinutulungan po ni Congressman Sandro Marcos po. Kahit District 2 po siya? Kahit District 2 po. Pumupunta po sila. Yes po. Open po. Ma'am, ilang araw? Ma'am, ilang araw po bago ma-approvean yung mga hiningi nilang same day po. Pag pumunta na po sila ngayon, ma-release na po agad yung documents po nila. Yes, sir. Yes, sir. Grabe. Opo. Ma'am, paano paglaga Maynila? Pwede. Pwede, sir. Pwede, ano yun? Lalapit na kami. Yes, po. Po? Ibig sabihin, ma'am, kahit na taga Maynila? Yes, po. May mga clients na po kami from Mindanao. Ganun po yung mga, lalo na po yung mga nagpapatulong po for specialty hospitals, yung hospital bills po nila. Yes po. Yes, so ano yung sa trabaho niyo, ma'am, anong pinakamahirap gawin? As of now, sir, wala naman kasi wala. Talagang naka-dokumento po lahat. Ganun po. Maganda po yung flow ng ano natin sa awa ng Diyos po. Ma'am, kamusta naman po yung experience ninyo kay Kong Sandro? Napakabait po siya ang boss, ma'am. Wala po kaming masabi. Talaga na, ano. Generous to us. Ganun po. Lahat binibigay po sa amin. Masaya lang sa pakiramdam.
Maraming tenga. Kaya, we're so lucky na kami yung staff. Yes po. Naiyak po yung relo ko. Naliyak. Palagay niyo po matutupad yung sama-sama tayong babangon? Oo naman, sir. Oo bakit naman, po? Ma'am. Opo. Siyempre, as of now, ma'am, ngayon lang po nakakaupo lang niya. Ang rami na po niya ang natulungan. Talagang ano. Yung medical lang po is 9,033 since umupo lang po. 2022 lang po yan. Eh ngayon na po, 2023, tas February pa lang po. Ang rami. As in na, ano po. Marami na po, tingnan natin. O, naka 2,175 lang po ako. And February pa lang. Question. Sa inyo po, personal, sa personal yung buhay, yes, ano po yung maitulong sa inyo ni Kong Sandro? To my family po, syempre po nagme-maintenance po din sila. Ganun po. Marami na po. Tsaka yung nung namatayan na po ako, yung lolo ko, natulungan po ni Kong Sandro for burial assistance, my family medical assistance. Yes po. Ma'am, sa burial, wala nang narapin doon po? Po? Ay, may nakatoka din po na iba sa burial po. Medical then, dito? Opo, medical po. Ano ang pinakamalaking bill na input nyo po? Grabe. Sa 9,000 na pasyente na bigyan nyo po? No? Sir, pinakamalaking bill? Sige, tingnan natin. Yun. Siyempre, para makita ng viewers natin. May 750,000 po. Oh, wow! Oh, isang tao lang. Isang tao lang po yan. Siyempre, yung mga talaga, ano lang. Critical. Critical na po. 700,000. Kung Sandro na nakagagawa. Ano po kayo? Ren, ma'am. Ayan. Ano pong pakaramdam na meron isang presidente na kapwa niya in Ilocano? Nakaka-proud, ma'am. As in, grabe. Wala kaming masay. Napaka fulfillment po sa amin yun. Kung ano po yung ano nila, fulfillment nila din as Ilocano po yun din po sa amin. Message po kay Kong Sandro. We love you, Kong, as always. Thank you so much for everything. We love you. Ano po ba yan? May ano ba yung we love you na yun? As a staff po. As a Ilocano. Marami lang kaagaw. Thank you. Eh, President BBM, ano po ang nasasabi mo? Thank you so much po, President BBM, for everything po. Kasi lahat naman po ng tulong po ninyo, nakakarating na po dito sa Ilocos. Question lang, ma'am. Kay First Lady Lisa, meron na po ba kayo experience sa kanya? Nung pumunta lang po siya sa ano, ma'am, dito sa opening po ng museum po noon, napakabalit po niya, napakasimpleng tao po. Thank you po. Yes, you.